Saan ka naman, saan ka nakapulot ng original text na sinasabi mo? Gawa-gawa lang yan. Good evening po sa lahat. Ang question ko lang po is about sa uninspired verses sa Bible po, sa original manuscripts. Yes, kapatid na Ace, Ace Junior, no? Welcome po sa ating programa, bro Ace. Anong may paglilingkod namin sa iyo, bro Ace? Hindi po ako dito para makipag-debate, pero question lang po about sa uninspired verses sa original manuscript po. Ano yung tanong mo? Inspired verses? Uninspired po, yung parang hindi siya... Uninspired? Opo. Like parang wala sa original manuscript, pero sa English translation po nagkaroon. Mayroon bang uninspired verses sa Bible? Lahat po yan inspired by the Holy Spirit po. Lahat ng po, ano, ngayon, unless po, ito po yung, ano, no, para mas maliwanagan tayo, no. Tandaan po natin, ang Biblia ay Kristiyanong baka, libro. Baka ang ibig mong sabihin, yung Book of Jasher? Hindi. Yung bang ibig mong sabihin, no, ang Book of Jasher? Hindi po. About po sa... yung Gospel of John po may uninspired verses po ata. Bro Jun Ray, baka inaano niya may mga kasing translation ngayon, yun nga may nagsasabing uninspired sila, pero original bro, una-una ang Biblia, tandaan po natin, libro na. Deklaruhin lang natin madali din. Ano yung pinakatanong niya na uninspired verses? Meron ba daw uninspired verses? Uninspired. Wala, kasi, yun wala. Na nga. Basahin mo nga. Basahin mo nga, Brother Angel, yung ikalawang Korinto 3:16. Ay, ikalawang Timoteo pala 3:16, Bro Angel. Hindi, kaya nga, wait, titingnan ko rito. Ikalawang? Korinto 3:16, sa KJV mo basahin. Okay. Sandali, mag-aano tayo ngayon. So, sorry. Ikalawang Korinto, no? KJV? No, ikalawang Timoteo 3:16. Timothy. Okay, hold on na. Tapos basahin na lang natin. KJV bro, KJV. This is KJV. Di po natin, pasensya na bro, wala kasi yung main host namin ngayon. Wala kami maipakita ng ano sa'yo. So, pasensya na muna. Baka darating pa yun next week. So, di po sabi rito, KJV, no? Sabi rito, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. For ano sinabi ba ng angel? All ayan, or given some? By all scriptures. Oh, so all, ba't naghahanap ka ng some? Hindi bro, ang iniisip ko, ang siguro, yun nga, kaya nga, gusto kong siyang paliwanagan na ang Bible is a Christian books. At the same time, Catholic books, yung original niyan, well, inspired, ito yung tinatawag na original. Kasi may mga bagong Biblia ngayon na may kung ano-ano nang pinagsasabi, kung ano-ano tinatranslate, baka yun ang ibig niya sabihin. So, ang magpapaliwanag po niya... Yung ngayong version? Yes, yung mga version-version. So, nalilito siguro si brother, bakit may nagsasalitang mga ibang Kristiyanong ganon. Kapatid, paalala po sa inyo, ang nakakaalam niyan yung mga unang-una, yung mga Roman Catholic Church, kung sino yung alin ang original. Bakit? Kasi sila nag-compile ng Biblia. And of course, ang Bible po kasi sa Christian book. So kami magpapaliwanag po diyan. So yun ang paliwanag namin. Originally, sa biblically, ito ang tama, all scriptures given by inspiration of God. Ito yung original, ha? Kaya lang ngayon, nakokorrupt na, di ba, Bro Jindri? Nakokorrupt na yung actually, sa Toro. Sa Toro ng simbahan, kapatid, yung mga Bible na hindi Catholic, pinapasunog yan. Yes. Lalo na yung mga walang deuterocanonical books. Ganyan ka-stricto ang simbahan. No? Pero dahil nga,
nahulog sa hindi na simbahan na maraming mga tao na nagnanais na makilala ang Diyos. Kaya pinahintulot na lang din yan, no, para may magamit naman yung mga ibang Kristiyano, no? So in that way kasi ma-evangelize din sila, no, sa Biblia na galing sa Katoliko na kinopya nila at inangkin na sa kanila. Pero in strict sense sa Katekisim ni Pope Pius X, kung basahin mo ang Katekisim ni Pope Pius X, sabi niya lahat ng mga religious books, kahit Bible na hindi Katoliko, ay pinapasunog yan. Kasi ibig sabihin, hindi yan inspired. No? Maliban na lang sa mga Catholic version na Bible, kapatid. Yes, at saka baka nalilito si brother, kapatid na Muslim, baka may mga ganitong ganun narinig siya. So yun po yung paliwanag namin, no? Mga Protestant Bible na yan, kumbaga kung ano na lang ginagawa sa Biblia, hindi po yun original. So go back to original, mga Roman Catholic Church, Catholic Bible po ang mga original. So kami rin po ang magpapaliwanag ng Biblia, kapatid. So yung tanong mo, is there any uninspired Bible? Of course, no. Yes, there is ngayon Protestant Bible yon. Hindi po yung original Bible, Bro Ace. Yung verse po kasi na pinag-uusapan ko is nasa original manuscript po siya na hindi nakakita po. Like anong hindi siya, pero nasa original pero hindi inspired. Paano nangyari yon? So sino nagsabi by the word alam mo kapatid, diyan pa lang sa sinasabi mo nasa original. Oh. Wala nang original text. Oh. Lahat ay ano na lang yan, kopya. Wala nang tagal na nawala na yung mga ano, yung mga original na kopya talaga niyan, fragments na lang yung natitira. Yan ang mga na-discover ng mga archaeologists. Wala nang original pa na ano. Wala na kasi nga tagal ng panahon. Inano na yan. Ang mga meron lang mga kopya, like Septuagint version. Yan talaga ang pinaka-kopya ng Bible sa Old Testament, yung Septuagint version na ginawang Latin. Kaya nga ang Catholic mayroong Latin Vulgate. Sinasabi mong original, galing sa original. Saan ka nakakita ng original? Wala ng original. Kopya na lang yan lahat. Kahit yung mga hinahawak na dokumento ng simbahan galing sa Sinaiticus, textos papyrus. Yung sa Alexandrian, yung sa ang dami niyan, puro ano na lang yan, puro kopya na lang yan sa original. Ang mga original dahil sa katagalan ng panahon, siyempre fragments na lang ang natitira, kaya mga nakita ng mga archaeologists, mga parts na lang. Wala ng original . Hindi ka na makakita ng original sa panahon natin ngayon. Saan ka nakapulot ng original text na sinasabi mo? Gawa-gawa lang yan. I mean po, brother, is like, hindi po siya, you know, hindi siya about sa katagalan ng panahon, pero it's added po na verses po. Like, it's not preserved well yung ginamin ko po. Ah, baka yung sinasabi mo, yung sa 1 John 5:17, yung John 9, comma? Ano pa? John 9, comma, sinasabi mo sa 1 John 5:15-17? Ay, hindi po, pero Book of John din po yung... Ayan na, John and Kuma yung sinasabi mo. Alam ko yan, yung about sa Trinity. Ay, hindi po yun kasi na tapos na po yun. Ang tanong ko po is about sa John chapter 7 verse 53. Ah, John 7:53. Wait, ano bang sabi? At later edition. Ano ang objection mo dyan or something katanungan? It's a later addition po sa original manuscript kasi wala po ito sa oldest manuscript po. But mayroon ka bang original? Mayroon kang original na hawak dyan, bro? Ay, wala po, pero according to... Ba't mo nasabing wala kung wala ka namang original? Paano mo nalaman wala sa original? Studied by Catholic theologian po.
Kapatid, lahat ng Biblia namin meron yan, tapos sabihin mo wala sa amin. Ang tanungin dapat namin, ikaw, hindi ka dapat magtanong sa amin. Kung wala kang original na kopya, paano mo nasabing wala yan sa original? Studied by Catholic theologist nga po eh. Like, nabasa po namin sa many articles. Wala kapatid, bago ka mang bintang, ipakita mo muna yung evidence mo. No, wag mo kaming tapunan ng para bang gumawa yung simbahan ng dagdag tapos kami ang ipapaano mo, ipapa-explain mo. No, ikaw ang mag-explain kasi ikaw ang namaratang. Sabi mo wala sa original, ipakita mo yung original ngayon na meron ka dyan. Tapos sabihin mo, bakit ito sa inyo wala? Bro, Yungri. Huwag kang magtanong ng pa-istruman. Istruman tali sa pagsisipinawa mo eh. Hindi, tama yung ano niya, yung sinasabi niya wala sa original. Sa Catholic Bible natin, wala talaga yung dyan, yung 753. So, corrupted na yun siguro nabasa mo, kapatid. Walang John 53, 753. So, wala rin yan sa Bible natin, Bro Angel. Wala sa Bible namin yun. So, hindi namin Biblia. Sa atin ang ganyan. Oo, so hindi namin Biblia yan, kapatid. So... bakit ang nagtataka naman ako? Ba't concern na concern ka sa Biblia namin? Hindi po kasi... ganito, Brinjel. Hindi, ganito. Magpakita muna siya ng original bago magsabi yung wala. Kasi mahirap naman yun. Sir, ako nga, hindi ko nga nakita yung original eh. Pwede nyo naman po i-research, sir. Pwede nyo naman ito po i-research. Ito nga yung original. Wala nga. Yung nakita niya siguro, corrupted Protestant Bible yun. So wala naman problema doon, kapatid. Bakit po wala? Yun yung question ko po. Yun na nga. Nakokorrupt na nga sa daming translation. So okay na yung tanong na yun. Next question ka na lang, bro. Malinaw naman ang sagot na. I mean, maraming protestante, dinadagdagan, pati nga yung translation, iniiba eh. So, kami magpapaliwanag, bro, at makinig ka na lang, at nasa sayo kung tanggapin mo yung paliwanag. So, bakit wala sa ganito, sa original? Yes, sa original, wala naman talaga. Eh, hindi namin Biblia yan, kapatid. Ang original ang Biblia namin. So, yun, nasagot na po yung tanong nyo. Next question po. Ano po yung difference? Sige po. Makinig na lang po. Sige po. Yun nga yung sagot namin. So, ang original... Hindi nga dapat sagutin yan, Brother Angel. Hindi pa dapat sagutin yan. At least may pakita siya. Ngayon, kung meron siyang binasa, i-ano pa natin yung binasa niya? Kung saan niya nakuha? Ano ba yan na binasa mo? Standard ba yan na reference? Yan, o ka, baka naman kahit yung sinong tao lang gumawa. Hindi, mahirap kapatid na mag... Kasi parehas naman tayong hindi mga scholar, no? So, mahirap naman mag-judge tayo agad. Kaya nga ako nga, sabi ko nga, para bago natin masagot yan, ipakita muna natin yung original. Pag nandyan na yung original, saka natin itanong bakit siya. Wait lang. O ganun dapat. No, ayaw ko muna sagutin agad yan na ganito. Ironic ba na mamahayag tayo ng ganyan na wala, tapos wala pala tayong alam sa original kung meron ba talaga o wala. O, at least may ipakita ka na ito yung original. Ipakita mo muna yung original, tapos ipag-ano natin. Tingnan natin parehas, ano yung source mo rin. Tingnan na natin saan galing yung source mo at sinong nagsulat. Huwag tayong sagot na lang sagot ng agad ng mga question na wala. Kahit nga ako, hindi ko nga alam yung sinasabi mo eh. Kaya niyat ko ng evidence. Bago ko sagutin yan, kailangan makita muna natin. No? Dapat mayroon tayong maipakita na evidence na ito yung original. O, at kasi may pakita ka, yun yan ang original. Then, ikumpara natin yung sinasabi mong Biblia na sabi mo, wala to sa original, bakit meron dito? Sige po, wait lang. Kinakailangan natin ng fact check dyan. Mahirap naman yan, sagot lang kami na sagot. Na, kahit ako nga, hindi ko nga alam yung sinasabi mo na meron ba yun talaga o wala. Wait lang sir, baka ma-disconnect ako pero mag-click. Hindi pa naman natin yan napag-aralan. No. O, pero ipakita mo muna yung original na sinasabi mo at kinakailangan meron kang original dyan. Mahirap naman sumagot kami agad sa iyo ng meron o wala. Tapos, ikaw, wala ka naman palang may pakita. Wala ka ng original. Hello? Nawala na yata. Nawala na yata. Nawawala yata yung signal daw niya. Mawala. Mahirap naman yung ganun, Brother Angel. Sagutin natin yung ano niya. Eh, hindi pa nga sigurado kung saan niya kinuha yung source niya eh. At dapat pakita natin yung original bago niya sabihin wala sa original. Ibigay mo muna sa iba magtatanong, Brangel.
Okay, wala na kasing naka-raise hand. Baka may tanong. KB90 kanina, nawala na si KB90. KB90, nandiyan ka pa po ba? KB90. So kung wala si KB90, may tanong dito. Okay, sa YouTube natin, si Mama Mary Bauda, bro Jun Ri, physically namatay ba daw? According sa tradition, yes. Kaya nga siya tawag dito. Mayroon siyang tawag din yung sa tradisyon na tinatawag na yung kanyang libingan, no? Pero yun nga, katulad ng kanyang anak, hindi siya nakurap, no? At pinaniniwalaan na siya ay muling nabuhay din at iniakyat sa langit. Kaya she was assumed into heaven, body and soul. Yun ang nasa tradisyon natin, Brother Angel. Yes, namatay siya, pero binuhay siyang uli at iniakyat sa langit. Yan ang dugma ng simbahan. Yes, kaya nga may kaya nga mayroon siyang mga ano ngayon yung tomb niya o yung mga yung ano niya kung saan siya inilibing and hinlay. Nandun siya, ibig sabihin, pero wala yung buto niya. So actually, sa church tradition, dalawa eh. No? Mayroon sa Turkey, mayroon din sa isang lugar na at the foot of Mount Olives, yung bahay niya. So, may dalawang version eh, in church tradition. But yung of sa course, Turkey, Brother Angel, yung sa Turkey, ang pagkakaalam ko dyan, yung kanyang bahay yata ay inilipat sa Turkey. Parang yan yata yung isa sa tradition na narinig ko eh. Kaya mayroon sa Turkey kasi parang miraculously lumipat doon. Hindi alam kung paano nalipat, basta lumipat sa Turkey. At sa turo ng si Ban, church tradition, talagang nandun si nung namatay nga yung mga apostoles, na actually nahuli nga si St. Thomas uli. After 3 days pa siya nung dumating siya yung kwento niyan, after dumating, nung kasalukuyang may sakit siya, meron siya, i-research mo kung paano siya namatay, yung kwento ng church tradition natin. Ang ganda kasi, talagang yung amoy daw ang bango-bango, no, kakaiba, no. At the same time, nandoon yung mga apostol, wala si St. Thomas. Ngayon, nung nahihimlay na siya, no, na dun sa tomb niya, after 3 days, wala na siya. Alam mo kung ano yung nakita ni Santo Tomas, St. Thomas, ang nakita lang niya mga flowers of roses. So kaya nga doon nang galing yung rosary, no, flowers, rosario, no, rosarum, no, a glant of roses. Bakit favorite daw ng ating mahal na Inang Maria? Hindi na nakita yung katawan niya, ang nakita na lang ni Santo Tomas at mga apostol after 3 days. Eksakto yun, after 3 days. Parang bed of roses. So roses na lang nakita. Yung po yung church tradition, pero nakita nila physically na matay talaga siya. Pero yun nga, after 3 days, hindi na siya nakita. So yun ang nakita ni Apostle John sa aklat ng Revelation, may nakita siya, 'di ba, na may isang babae naka-corona, something like that. No, so nagpapahayag 'yon na nandoon na siya sa langit kasi nauna siyang namatay noon yung Book of Revelation ng mga 90s na 'yon na AD. So may edad na rin si John the Evangelist na sumulat ng aklat ng Revelation. So ang pahayag niya, nakita niya ang isang babae. So doon nang galing yung tinatawag na assumption of Mama Mary. Pati yung queen, paano naging queen? Doon sa Revelation pa rin, sinasabi doon sa 12 na dahil siya may corona. What's the meaning of crown? Siyempre, yun, queen of heaven. Yun po yung nanggaling. So physically, yes, namatay siya physically. Nakita ng mga apostol ayon sa turo ng simbahan. At later on, St. Thomas, tinignan nila, binilikan nila after 3 days, wala na siya.
talagang inakit sa body and soul. Okay, so ngayon, mayroon ba kayong question dyan, Sis Edna o Bro Junry? Sis Edna? Eto, ayun, bumalik na si Bro Ace. Bro Ace, welcome back. Bro Ace? KB90, standby lang po, no? Sa kanina sa Zoom na lang. Wala sa mic si PC, pasensya na. Okay, so si Ace, bro, ay, Sis Edna, baka kailangan siyang i-unmute Sis Edna, si Brother Ace. Okay, Brother Ace, continue po. Ay, wait lang mo kay, mag-share screen po ako kadali, wait lang kay. Pakita ko ba yung original manuscript? Wait lang po. Sige. Wait lang po, medyo matatagalan to. Hindi, okay lang naman bro, wag mo nang pakita. Ang nakalagay diyan sa ano naman bro, alam namin yung sinasabi mo, no. Okay na 'yon. Yung sa John 7:53 nakalagay doon and they all went home, di ba? So dito sa original wala talaga. All the possible is that the nagdag lang 'yan. Okay na 'yun bro Ace. So next question ka na lang bro Ace. Ba dinagdag lang 'yun ng ibang mga Protestante kapatid. So pwede ka ba sa next question para maka-move on tayo? Para hindi ka mahirapan. May live po ba kayo bukas or Zoom bukas? Live every night po yan. Ganun din po yung oras, kapatid. Baka bukas na lang po ako masumali sa Zoom. Hindi, okay lang naman ngayon. Kahit wala ka ng tanong, okay ka na? Ay, bukas na lang po yung iba kasi medyo may personal necessities po akong gagawin. Okay. So, okay, sige. So, ano na lang, maraming salamat sa pagpasok mo. Anytime naman, gabi, sabihin mo lang kay Sis Edna na papasok ka, no? Sige po. Salamat okay, po. Salamat, ha. Okay, God bless.